Hello guys, good morning. Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay nakapang-asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung ano ko, visa ko para makapunta dito. Sa asawa ko na po. Yun, pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro pagdating ko, 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC. Kasi, yung pagdating mo pa lang dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na magkumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Ako po bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. Ay 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos ayun, nag-fill up na yung asawa ko, tapos nag-fill up na siya, tapos tawag dito, inantay yung number para tawagin kami, mabilis lang siya. Tapos yung immigration kinuha sa akin ay NBI, tatandaan ko siya, NBI clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos, medical. Naka-authenticate din sa TECO, yung galing sa Pilipinas. Passport, tapos yung visa. Visa mo siya, tapos marriage contract. Tapos, tinignan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya, siguro mga 14 days. 14 days, dumating na yung yung ERC ko. Kaya, pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na ako mag-apply ng, may ERC na ako, tapos pwede na akong mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na akong mag-apply ng health insurance. Yun po. Pero, nung kumuha ko ng ARC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito, kasi dati akong factory worker, nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido. Yung binago. Tapos, yung pangalan ko sa Czech. Ganun lang po. Ganto po siya. Yung, huwag ko na lang ipapakita. Ganto yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya, multifold reentry permit.
Kasi yung pag working visa lang, yung halimbawa factory worker ka, tapos pupunta dito yung ERC mo, wala siyang multiple re-entry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working yung nakalagay. Labas sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na, ganun po. Yung sa ERC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay nakapang-asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung visa ko para makapunta dito sa asawa ko na po. Yun. Pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro, pagdating ko 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC kasi yung pagdating mo pa lang dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na mag kumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Ako po bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko. Tapos, nag-fill up na siya. Tapos, tawag dito. Inantay yung number para tawagin kami. Mabilis lang siya. Tapos, yung immigration, kinuha sa akin ay NBI. Tatandaan ko siya. NBI clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos medical naka-authenticate din sa TECO yung galing sa Pilipinas. Passport tapos yung visa mo siya tapos marriage contract tapos tinignan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya. Siguro mga 14 days
dumating na yung ano, yung ERC ko. Kaya pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na akong mag-apply ng... May ERC na ako, tapos pwede na akong mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na akong mag-apply ng health insurance. Ayun, yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ERC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung, ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito kasi dati akong factory worker. Nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido, yung binago. Tapos yung pangalan ko sa Chekwa. Ganun lang po. Ganto po siya. Yung, huwag ko na lang ipapakita. Yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya multiple reentry permit. Kasi yung pag working visa lang, yung halimbawa, factory worker ka, tapos pupunta dito, yung ERC mo, wala siyang multiple reentry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working ano yung nakalagay. Labas sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na. Ganun po. Yung sa ARC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay nakapang-asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay, yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung ano ko. Visa ko para makapunta dito. Sa asawa ko na po. Yun. Pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro pagdating ko 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng sa New Taipei sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, ano, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC. Kasi, yung pagdating mo pa lang, dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na mag
kumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Eh, ako po, ano, bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. Ay, 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko, tapos, nag-fill up na siya, tapos, tawag dito, inantay yung number para tawagin kami. Mabilis lang siya. Tapos, yung immigration, kinuha sa akin ay NBI. Tatandaan ko siya. NBI. Clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos, medical. Naka-authenticate din sa TECO. Yung galing sa Pilipinas. Passport. Passport, tapos yung visa. Visa mo siya, tapos marriage contract. Tapos, tinignan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya. Siguro mga 14 days. 14 days, dumating na yung ano, yung ERC ko. Kaya, pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na ako mag-apply ng... May ERC na ako, tapos pwede na ako mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na ako mag-apply ng health insurance. Ayun, yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ERC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito kasi dati akong factory worker. Nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido. Yung binago. Tapos yung pangalan ko sa Chekwa. Ganun lang po. Ganto po siya. Yung... Huwag ko na lang ipapakita. Ganito yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya multiple reentry permit. Kasi yung pag working visa lang, yung halimbawa factory worker ka, tapos pupunta dito yung ERC mo, wala siyang multiple reentry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working ano yung nakalagay. Alam mo, sa company ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na. Ganun po. Yung sa ARC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay kapang asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay, yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung ano ko. Visa ko para makapunta dito. Sa asawa ko na po.
Yun. Pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro, pagdating ko 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, ano, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung, kung ilan yung kukunin mong ARC. Kasi, yung pagdating mo palang dapat isang taon palang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na magkumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Eh, ako po, ano, bawang kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. Ay, 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko, tapos nag-fill up na siya, tapos tawag dito, inantay yung number para tawagin kami, mabilis lang siya. Tapos yung immigration kinuha sa akin ay NBI, tatandaan ko siya, NBI clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos, medical. Naka-authenticate din sa TECO, yung galing sa Pilipinas. Passport, tapos yung visa. Visa mo siya, tapos, marriage contract. Tapos, tinignan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya, siguro mga 14 days. 14 days, dumating na yung ano, yung ARC ko. Kaya, pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na ako mag-apply ng, may ARC na ako, tapos pwede na ako mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na ako mag-apply ng health insurance. Yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ARC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung, ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito, kasi dati akong factory worker, nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido. Yung binago. Tapos, yung pangalan ko sa Chekwa. Ganun lang po. Ganto po siya. Yung, huwag ko na lang ipapakita. Ganto yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya, multifold reentry permit. Kasi yung pag-working visa lang, yung halimbawa, factory worker ka, tapos pupunta dito, yung ERC mo, wala siyang multiple reentry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple reentry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working, ano yung nakalagay. Alam mo, sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos sa married na, ganun po. Yung sa ERC. Yun.
ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun, pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay nakapang-asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay, yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung, ano ko, visa ko para makapunta dito. Sa asawa ko na po. Yun, pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos, ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro, pagdating ko 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, ano, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC. Kasi, yung pagdating mo pa lang, dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na magkumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Eh, ako po, ano, bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. Ay, 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko, tapos, nag-fill up na siya, tapos, tawag dito, inantay yung number para tawagin kami. Mabilis lang siya. Tapos, yung immigration, kinuha sa akin ay NBI. Tatandaan ko siya. NBI. Clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos, medical. Naka-authenticate din sa TECO. Yung galing sa Pilipinas. Passport. Passport. Tapos yung visa. Visa mo siya. Tapos, marriage contract. Tapos, tiningnan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya. Siguro mga 14 days. 14 days, dumating na yung ano, yung ERC ko. Kaya, pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na ako mag-apply ng may ERC na ako, tapos pwede na akong mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na akong mag-apply ng health insurance. Ayun, yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ERC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung, ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito kasi dati akong factory worker. Nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano,
married na ako sa Taiwanese, yung pangalan na lang, apelyido, yung binago. Tapos, yung pangalan ko sa Czech, ganun lang po. Ganto po siya, yung, wag ko na lang ipapakita. Ganto yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya, multifold reentry permit. Kasi yung pag working visa lang, yung halimbawa factory worker ka, tapos pupunta dito, yung ERC mo, wala siyang multifold reentry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working yung nakalagay. Alam mo, sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na, ganun po. Yung sa ERC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay nakapang-asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung visa ko para makapunta dito sa asawa ko na po. Yun, pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalagay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos ako po nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro, pagdating ko 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa NIA, National Immigration Agency. Tapos, pagpunta doon, mag-fill up ka lang ng form. Tapos, may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC kasi yung pagdating mo pa lang dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na magkumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Ako po bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko. Tapos, nag-fill up na siya. Tapos, tawag dito. Inantay yung number para tawagin kami. Mabilis lang siya. Tapos, yung immigration, kinuha sa akin ay NBI. Tatandaan ko siya. NBI clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos medical.
naka-authenticate din sa Teco yung galing sa Pilipinas. Ang passport, tapos yung visa. Visa mo siya, tapos marriage contract. Tapos, tinignan yung ID ng asawa ko. Ganun. Mabilis lang siya. Tapos, mabilis lang siya. Siguro mga 14 days. 14 days, dumating na yung ano, yung ERC ko. Kaya, pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na ako mag-apply ng may ERC na ako, tapos pwede na akong mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na akong mag-apply ng health insurance. Ayun, yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ERC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung, ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito kasi dati akong factory worker. Nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido. Yung binago. Tapos yung pangalan ko sa Chekwa. Ganun lang po. Ganto po siya. Yung, huwag ko na lang ipapakita. Ganito yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya multi-fall re-entry permit. Kasi yung pag-working visa lang, yung halimbawa, factory worker ka, tapos pupunta dito, yung ERC mo, wala siyang multi-fall re-entry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na di mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ERC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ERC mo, hindi na working ano yung nakalagay. Alam sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na. Ganun po. Yung sa ARC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Share ko lang po sa inyo kung paano kumuha ng ERC. Kapag yung pagpunta nyo dito sa Taiwan ay kapag asawa kayo ng Taiwanese or pamilya nyo, citizen dito, ganun. Yung pagpunta nyo dito ay, yung visa nyo ay resident visa. Gaya ko po, may asawa kong Taiwanese. Tapos, pagpunta ko dito, nag-apply ako ng resident visa. Hindi na po working visa yung ano ko. Visa ko para makapunta dito. Sa asawa ko na po. Yun. Pagdating po ng Taiwan, ay, sa airport pa lang, sinasabi ng immigration na mag-a-apply ako ng ARC pagdating dito sa Taiwan. Nakalakay din sa visa, kailangan mag-apply ng 15 days. Bago mag 15 days, dapat maka-apply ka na ng ARC. Tapos, ako po, nung dumating ako dito, nag-apply agad ako. Siguro, pagdating ko, 2 days after, in-apply na ako ng asawa ko. Pumunta kami sa Tocheng, sa New Taipei, sa
NIA, National Immigration Agency. Tas pagpunta doon, ano, magpi-fill up ka lang ng form, tapos may nakalagay doon na yung kung ilan yung kukunin mong ARC, kasi yung pagdating mo pa lang dapat isang taon pa lang ang dapat mong kunin. Yung pangalawang renew mo, pwede ka na magkumuha ng pang 3 years para matagal bago ka mag-renew. Eh, ako po, ano, bagong kasal pa lang, kailangan talagang 1 year muna bago kunin. Ay, 1 year validity lang yung kailangan kunin. Tapos, ayun, nag-fill up na yung asawa ko, tapos nag-fill up na siya, tapos tawag dito, inantay yung number para tawagin kami. Mabilis lang siya. Tapos, yung immigration, kinuha sa akin ay NBI, tatandaan ko siya, NBI, clearance yung naka-authenticate sa TECO. Tapos, medical, naka-authenticate din sa TECO, yung galing sa Pilipinas. Passport, tapos yung visa mo siya, tapos marriage contract, tapos tiningnan yung ID ng asawa ko, ganun. Mabilis lang siya, tapos mabilis lang siya, siguro mga 14 days dumating na yung ano, yung ERC ko. Kaya pwede na akong lumabas noon. Pagdating ko pa lang ng Taiwan. Tapos, yun, pwede na akong mag-apply ng, may ERC na ako, tapos pwede na akong mag-apply ng trabaho, ganun. Pwede na akong bumalik sa trabaho ko. Pwede na akong mag-apply ng health insurance. Ayun, yun po. Pero, ano, nung kumuha ko ng ERC, kasi dati naman akong factory worker, hindi naman siya babaguhin yung ano, yung number ng ARC, yun pa rin. Kasi may record na ako dito, kasi dati akong factory worker, nagpakasal lang ako ng Taiwanese. Yung binago lang yung pangalan. Pangalan ko kasi, ano, married na ako sa Taiwanese. Yung pangalan na lang, apelido, yung binago. Tapos yung pangalan ko sa Chekwa, ganun lang po. Ganto po siya, yung, huwag ko na lang ipapakita. Ganito yung ERC niya. Tapos, pag married ka ng Taiwanese, nakalagay siya multiple reentry permit. Kasi yung pag working visa lang, yung halimbawa factory worker ka, tapos pupunta dito yung ERC mo, wala siyang multiple reentry permit. Kumbaga, kahit pwede kang umuwi ng Pinas na hindi mo na kailangan ng balik manggagawa yung OEC para makauwi ka ng Pinas. Ticket lang talaga dalhin mo. Tapos itong ARC. Tapos pwede ka na din mag-travel. May nakalagay na multiple re-entry permit. Tapos sa ARC mo, hindi na working ano yung nakalagay. Alam mo, sa company, ganun. Nakalagay yung pangalan ng asawa mo. Tapos has sa married na. Ganun po. Yung sa ARC. Yun. Ganun lang. Mabilis lang po dito yung process sa Taiwan pag nakakuha ng ganito. Yun. Pag unang dating, 1 year validity pa lang yung ibibigay. Tapos yung sunod na renew mo na, pwede ka na mag 3 years. Kaya yung pangalawang renew ko, 3 years na yung kinuha ko. Ganun po. Ganun po yun. Sana po nagustuhan nyo yung info ko about sa pagkuha ng ERC. Bye-bye!